Tempo, protektodo. Celine. When I encounter scalp problems, I choose only Nuclear for Women. May Nutrium 10 complex of vitamins and minerals that nourishes scalp. Total 3 scalp effects. No dandruff, no dryness, less hair fall. Bagong Clear for Women. Kung naging tao ang ATM card na to, malamang si John Lloyd siya. Sikat. Kilala. Astig. Kaso, hindi siya tao. Card siya. PS Bank Debit MasterCard. Ang ATM card that you can now swipe to shop and dine. Use it in any MasterCard establishment. The best, di ba? PS Banking. Walang tigil ang balita, gimmick at saya. Kasama ang unang hirit at PS Bank Debit MasterCard. North Cube Singles, now in chicken, pork, and beef. $4.50 lang. Unang hirit, ang saya-saya. Unang hirit, unang hirit, unang... Sa wakas po, nagpakita na at sumuko si dating Maguindanao Election Supervisor Lintang Bedol. At ang kasunod sana nito, ang paglabas din ng katotohanan sa likod ng umano'y naging dayaan noong 2004-2007 elections kung saan nadehado si Fernando Poe Jr. at ang ilang senatorial candidates ng oposisyon, kabilang na ngayon Pangulo ng Pilipinas, Noynoy Aquino. Kaya balikan po natin ang mga atraso ni Bedol sa sambayan ng Pilipino sa tulong ng ating kapuso sa batas na si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning, Tin. At hindi lang atraso sa sambayan ng Pilipino, eh siguro ang namayapang FPJ na rin siguro, di ba? Oo nga, actually. Malaking atraso nila. Oo. Kung di umano nagkaroon talaga ng malakihang dayaan. Oh, pero sabi nga ni Grace po, di ba, kahit asterisk na lang sa mga libro. Pero ito, Attorney, para po dun sa mga hindi nasubaybayan from the start, itong kwentong ito ni Attorney Lintang Bedol, bakit nga ba may warrant of arrest laban sa kanya? Well, si Attorney Lintang Bedol was accused of manipulating the provincial poll results in the 2000 elections para nga paboran yung ilang kandidato na nakasama ni former president. If she was the president. Lahat ngayon, di ba, under a shadow of doubt. Particularly katulad ni Senator Juan Miguel Zubiri. Kaya lang, nung pinapatawag na siya ng COMELEC para dalhin yung mga ballot boxes at iba pang dokumento ukol dito, hindi na siya umappear dito. Sabi din niya na nawala na rin naman doon niya yung mga dokumento at iba pang mga, yung mga ballot boxes na dapat ay bilang election supervisor ng Mangginaw ay hawak niya because he's the public official with official custody of those materials. So dahil dito, dahil nga inisnab-isnab niya ang mga summons ng COMELEC at hindi nga niya dinala ang mga kagamitan, he was found guilty of indirect contempt ng COMELEC na inapila naman niya sa Korte Suprema, nagpost siya ng bail. Eh, pagkatapos nagbigyan ng temporary liberty, eh yun, naglaho siya. Kaya nga nagkaroon ng warrant of arrest na inisyo ng COMELEC. Pero hindi lang po itong indirect contempt ang pending na mga kaso laban kay Bedol. Meron pa rin siyang pending na violation ng Omnibus Election Code sa Section 261 at ng Section 232 ng Revised Penal Code. Ukol nga dun sa infidelity dun sa custody of documents na parehong... yung di mo na yung nawala. O di kaya ay sinira, tinago, tinangay ng deliberate, di ba? At yung mga ballot box at mga dokumento, dahil siya yung public official nga na may responsibility talaga na magtago dito. Meron din siyang kaso for violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act for causing undue injury to any party kasama na ang pamahalaan and giving a private party any unwarranted benefits, advantage, or preference sa discharge ng kanyang mga functions through manifest partiality and evident bad faith. So ito yung mga pending na kaso sa kanya. Aside from this, wala pa naman yatang ibang kaso na na-file pa laban sa kanya as of now. Actually, kung yung kanyang warrant of arrest at saka yung kanyang pagka-detain ay yung kanyang 6-month sentence for indirect contempt ng COMELEC. So nag-umpisa na yung pag-serve ng sentence. Oo, pag-serve ng sentence dahil nga sa paghindi niya
pagsulput sa COMELEC. Pero attorney, kahapon nilabas na rin nila yung affidavit ni attorney Bedol. Tapos dito parang sinabi sa kanya na inutusan siya at kung paano daw nawala yung mga ballot boxes. Tapos sinabi nga niya na fake and spurious lahat ng official ballots and election returns in Maguindanao. So etong affidavit niya, pwede rin bang gamitin dun sa current case sa Senate Electoral Tribunal ni na Coco Pimentel at Senator Zubiri? Well, siguro kung lumabas sila, of course, we would always like to say na in the first place. Kasi meron, nagkakaroon na nga siya ng inconsistent statements, uh-huh. Diba? So, unang-una, pwede siguro. Pangalawa, kung magkaroon man ng kaso, katulad halimbawa nung sinasabi nila, sino ba yung mastermind dito uh-huh. sa electoral fraud na to, eh baka magkaroon ng kaso for electoral sabotage, uh-huh. which was it's a special election offense na dala ng Spoil Automation Law ng 2007, na kung saan nagkaroon ng mga dagdag bawas, okay? Uh-huh. Na kunwari sa isang national election ay napakarami ng dayaan na naiba ang resulta, halimbawa, or kung anumang election yan na more than 5,000 votes or 10,000 votes, depende sa kaso, ay meron ngayong bagong special election offense na electoral sabotage na ang penalty ay life imprisonment for those election officials who engage in the dagdag bawas. And syempre, kung merong mga individuals na conspirator nila sa electoral sabotage na to, sila din ay liable as principals. Mm-hmm. Pero ito ay in relation lamang dun sa 2007 elections mm-hmm. dahil nga 2007 din lang itong batas na to. Ah, okay. So, prior to 2000, walang retroactive effect ang ating mga penal laws. So, yung 2004, kumbaga yung kung meron mang, kahit nga gaano kalaking dagdag bawas, uh-huh. it's not a special election offense. It's uh-huh. really just an election offense na, well, alam naman natin na hindi naman ganun karami talaga ang nafafailan or na, nakikita na guilty. Or even in the case of these mga counting of votes uh-huh. now pending, katulad nga nung kanila Zubiri, uh-huh. 2007, matatapos na nga yung term ulit ng mga senador nang walang findings. So kung magkaroon man ng affidavit o testimony, of course, you will have to take it along with others. Kasi sabi naman nila, meron sila ibang mga uh-huh. affidavit ng ibang election supervisor. Uh-huh. Siguro makakatulong to dun sa pending na kaso. Alright. So, kumbaga, parang hindi pa talaga natatapos dito dahil marami pa dapat. Yung election for president ng 2004-2007, wala na. Gano'n mm-hmm. yan, siguro. Alright. So, in other words, yun nga, marami pa rin dapat abangan dito sa kaso ito. Hindi pa rin siya natatapos kahit ilang taon na ang nakalilipas. But of course, sabi nga nila, in this particular case, parang dapat naman siguro malaman natin talaga kung ano yung katotohanan mm-hmm. na nangyari. And siguro to also aid, di ba, yung COMELEC, kung paano ba nangyayari, yung mga election officials nila, kung paano talaga ginagawa yung dagdag bawas, para hindi na maulit sa future. Alright, well, attorney, as always, maraming salamat. At kayo po, sana marami po kayo napulot na impormasyong legal sa ating diskusyon. Thank you so much, Attorney Gabby. You're very welcome. Para sa po, para sa Unang Balita. Ang mga unang balita sa umagang ito.